Diba tayo pong lahat ay muling tumayo? Let's continue to declare who we are in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, gamitin mo ako, O God, upang magbahagi ng iyong banal na salita. Hayaan mo, O Lord, na patuloy po kami magkaroon ng uhaw, gutom, O Diyos, sa pagsasaliksik ng sa iyong salita at mauho kami, Panginoon, palagi sa iyong presensya. Muli, Panginoon, I pray, Lord God, na ang lahat ng mga diniklara ng iyong mga anak ay mangyari po sa kanila, O Diyos. Hallelujah, mas maaga sa kanila pong inaasahan. Once again, Lord God, continue to keep us enthusiastic, excited at all times sa iyong mga gawain. Ito ang aming samadalangin sa ngalan ni Jesus. And everybody says, amen and amen, amen. We can be seated in the presence of God. Hallelujah. Alam niyo man, natutuwa po ako dahil nakita-kita na naman tayo. Amen. Okay. Sabi ko nga kay Sister Estella, ay nako, mahaba yung pahinga ko, Lunes, Martes, Miyerkules, pero umikli naman yung para sa Linggo dahil Biyernes at Sabado na lang. Amen. Pero purihin ng Diyos, it's a great honor to serve the Lord. Isa po napakalaking pribileyo po na tayo po yung makapagsilbi sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon po, we will be starting a new series. We will be starting a new series about how to build a better future. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, ang inyo pong kinabukasan na hindi po nasa kamay ng nanalo pong presidente, okay, na nanalo sa eleksyon. Wala po sa kamay sa ekonomiya, wala po sa kamay ng gobyerno, wala po sa kamay na sa inyo pong mga employer. Ito, ang future po ninyo ay hawak po ninyo. You don't get better by chance. Ano po? Your future will not get better by chance. Your future will get better by choice. Ito po yung mangyayari lamang po, mas mapapaganda po ang inyong pong kinabukasan kung ito ay iyong pipiliin. Okay? Kaya sabihin mo, naniniwala ako. Sabi sa katabi mo, naniniwala ako na ang aking kinabukasan ay mas maganda kesa sa kahapon ko. Okay, sige, palupkahan si Lord. Hallelujah. Okay? Alam naman po natin that God is a God of... Sino ba naniniwala God is a God of miracle? Okay, pero ang miracle po ng Panginoon is only binibigay niya lamang po ito kung talaga na po wala na po talagang magagawa o mangyayari. Okay? May mga God has given us already the miracle of the soil. God has already given us the miracle of the seed. God has already given us the miracle of the seasons. Merong rain, merong sunshine na kung saan nagpapatubo ng ating pong mga pananim. Pero merong ka pa rin gagawin. Okay? Amen. So napakahalaga that we should know yung gagawin lamang po ng Panginoon at alam din po natin ang dapat po nating gawin. Okay? Please, wag po nating iasa lahat sa ating po Panginoon. Because there are things that God will not do. Hindi po niya, may mga bagay po ang Diyos ay hindi po niya gagawin. Bakit po niya inutusan si Noah na mag-build ng arko? Pwede naman niyang gawin yun na poop. Ayan. Diyan na kayo sumaki lahat. Di po ba? Ilang taong ginawa ni Noah yung arko. Di ba nakita ng Panginoon na nahihirapan si Noah at wala naman sa experience sa pagkakarpintero? Pero
meron pa rin inutos sa kanyang Panginoon at yun ay kanyang ginawa. Amen? Si Solomon, bakit ba siya nagpagawa ng templo? Okay? Pero inihanda ng kanyang amang si David ang lahat-lahat ng kanyang mga gagamitin at pati ang mga trabahador. Okay? Pero si Solomon pa rin po yung nagpagawa ng templo. Amen? Kaya yung buhay mo, okay? Merong gagawin at Diyos at merong ka rin gagawin. Okay? Ibig sabihin, hindi lahat ng bagay ay iaasa natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, marami po kasi nakakalungkot na iniasa na lang po nila talaga ang lahat-lahat sa Diyos. After a few years, nakita nila na parang wala nangyari sa kanila pong buhay. Bakit? Because they did not cooperate with God. At meron naman ang iba, sobrang galing. At hindi na inasahan ng Diyos. Okay? At ganun din naman po, sila po ay naging spiritual bankrupt. Dahil sila po ay umasa lamang sa sarili lang po din ng karunungan at kaalaman. Yung iba, sumobrang yabang. Okay? Lumaki ang ulo. Okay? Kaya po napakahalaga that alam po natin kung ano yung ating pong gagawin at alam din po natin kung ano ang gagawin ng ating pong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sino po dito yung gusto nyo maging maayos ang inyong kinabukasan? Okay? Lahat po tayo. Amen? So, paano? Paano? Sa mga nangyaring to, napakaraming mga nangyari na wala ng trabaho nito pandemic, marami tayong mga losses, marami po tayong mga panahon na nawala, marami tayong mga uwi. Okay, na mga hindi na po natin na hindi na po tayo nakauwi, okay? Nawala na po yung ating pupupasyan. Praise God. So ngayon po, paano po tayong makaka-improve ng ating pong buhay? Paano po magiging maayos ang ating pong kinabukasan? Unang-una sa lahat, we have to make plans to improve your life. Okay? Lahat po tayo marunong pong magplano. Di ba? Hindi ka makakarating na Macau kung di ka nagplano. Nagplano ka magpagawa ng ID. Ano bang size ng ID? Okay? Passport size, okay? So, huwag mong kalimutan. So, passport size, nagpa-picture ka. Di ba? Saan ba kumukuha ng passport doon? Anong kinakailangan para kumuha ng passport? Kinakailangan mo ng NBI, kinakailangan mo ng ganito, ng ganyan, ng ganyan, ng ganun, ng ganyan, ng ganyan. Hindi po ba? So, paano niya? Pagkatapos niya, meron na ako, kumpleto na ako, kinakailangan bumili ka na ng ticket. Okay? Nakabili na ako ng ticket. So, ano pang gagawin ko? Kinakailangan maligo ka, magpaganda ka. At ihanda mo ang iyong isasagot. Okay? Sa immigration. Hindi mo ba, lahat po tayo, meron po tayong plano. Meron po tayong ginawa. Kaya po tayo nakarating dito. So, ngayon, ganun din po ang ating pong gagawin. Para makarating ka doon sa kinabukasan, sa future na gusto mong marating, kinakailangan planuhin mo. Okay? Sabihin sa katabi mo, planuhin mo. Okay? Amen? Tayo, hindi po ba, sino po yung mga bahay na rito? Okay, yung nangungupahan. Okay, may bahay kayo, okay, may bahay kayo, hindi po ba? Minsan, hindi po ba nagiging desperate po tayo yung toilet, di ba? Barado palagi. Di ba? So, ano ka na, sabi ko, pagka nagka-pero, unang-una ko ipaayos itong toilet, okay? Praise God. Di mo ba? O kaya minsan naman, na-dismayan ka dahil pala yung kitchen ninyo, di ba? Okay? Yung talagang dirty kitchen. Okay? Marumi talaga. Okay? Di mo ba? Naku, pagka nagka-pera ako, talagang papaayos ko itong aming pong kitchen. Alam niyo po yung bahay po namin? Ganun din po ako nung nasa Pilipinas pa ako. Bakit? Kasi yung aming pong bubungan, ang dami pong butas. Okay, kaya po ang aming pong bahay, pagka umuulan, ang daming timba, planggana, kaldero, naroon sa sahig para pansalok noong mga tulo, okay, ng ulan. Amen? Kaya po napakahalaga na sometimes po yung ating pong dismaya, yun po yung nagiging dahilan sa atin para po tayo ay gumawa ng magandang pagpaplano sa buhay. Amen? Kaya minsan kinakailangan madismaya ka sa buhay para ikaw ay magplano ng maayos-ayos. Amen? Okay? Alam niyo po si Hannah, ganun din po yung kwento po ni Hannah. Si Hannah, ano po nangyari po? Nadismaya po siya. He was provoked. Naprovoke po siya ng husto ni Penina. Okay? Hindi po ba? Ayun po yung, yun po talaga yung pinaka-story po. Naprovoke po siya, kaya po siya nanalangin ng todo-todo at tinig naman ng Panginoon ang kanyang panalangin. So, minsan kinakailangan mo ng mga penina. Okay? Na kung saan ikaw ay iinisin para ikaw ay lumapit ng totohanan sa ating pong
Panginoon. Amen? Kinakailangan mo minsan ng kontrabida sa buhay para ikaw ay magsumikap, para ikaw ay magplano ng maayos sa iyong buhay. Hindi po ba? Minsan po yung mga biyenan po ninyo naging kontrabida. Tama? Pero ano po nangyari nung sila po yung naging kontrabida? Di ba natuto ka? Okay, nangako ka sa sarili mo, basta hindi ako po pwedeng palaging ganito one day. Amen? Titingalain nyo rin ako dahil ako'y bibili ng high heels. Okay? Amen? Kaya po napakahalaga that if we want to improve our life, we need to make some plans. Okay? Kung gagawa ka rin ng plano, kinakailangan ganda-gandahan mo na. Okay? Why? Because good plan is like a roadmap. Ano ibig sabihin ng roadmap? Ibig sabihin yun, tinitingnan niya, roadmap yun, di ba? Okay, so kailangan po namin yan. Nagpunta po kami sa Australia noon, kinakailangan namin ng roadmap. Nag-travel kami sa ibang lugar, kinakailangan namin ng mapa. So kasi po, kung wala kang mapa, maliligaw ka, tama po? So good plan is like a roadmap. Why? It shows the final destination and the best way to get there. Okay? Mas mapapadali kung paano ka makakarating doon. At makadadaanan mo kung ano yung pinakamagandang daan na po pwede mong daanan para ikaw ay makarating doon. Tama po? Okay. Kasi po, sino po dito yung nagpupunta na ng Baguio? Okay. Hindi po ba pagka umuulan, meron kayong ibang dinadaanan? Bakit? Kasi doon sa kabila, baka hindi kayo makarating sa destination ninyo. Okay. Baka maging madulas, ma-slide kayo dahil delikado po yung isa pong daan. Tama po? Kaya pero a good plan doesn't guarantee a smooth road. Pero kahit po napakaganda ng plano mo sa buhay mo, hindi pa rin ito guarantee na makakarating ka talaga ng smoothly. Meron pa rin po talaga ng mga balakid, meron pa rin po talaga ng mga twist and turns, stoplight, okay? Sa atin po, meron din po mga annoying na mga driver na makakasama mo sa iyong pagbabiyahe. Pero ganun din po ang buhay po natin, okay? Kahit na minsan napakaganda ng plano mo, pero meron pa rin po talaga mga sumisingit, meron pa rin po talaga nakakapagbigay sa iyo ng pag-aantala, nakapagbibigay, nakakapigil sa iyo para makarating ka kagad sa iyong destinasyon. Kaya nga, a good plan for your life, but anyway, a good plan for your life far exceeds any problems that may come your way. Kung maganda ang plano mo, kahit na anong problema dumating sa buhay mo, ay siguradong kaya mong lagpasan yan. Amen. Sabi mo sa akin mo, kaya natin lagpasan yan. Okay? So napakalagat. So make a good plan, ano po? So make a good plan. So let's read this. Sabay-sabay po natin basahin ito, ano po? I will make plans because God make plans. Okay? Hindi po ba ginagaya po natin ng ating pong Diyos? Okay? Kasi po tayo po yung anak po niya. So dapat po siya rin po ay gayahin po natin. Ang Diyos po nagpaplano po siya. Hindi po niya tinapos ang creation for one day. Ay, tama na yan. Pag ginawa ko na yung, pinaghiwalay ko na yung liwanag sa dilim, tama na yan ngayon. Bukas na uli. Okay? Tama? Then he created a lot of things. And then on the sixth day, siya po ay ginawa po niyang tao. And then siya po ay nagpahinga. So it's the same thing. Kaya po napakahalaga ng pagpaplano po natin. Why planning is so important? Bakit po ba napakahalaga ng pagpaplano sa ating mong buhay? Because those who plan to fail, fail to plan to fail. Okay, sa Tagalog po, siya po na hindi nagpaplano ay siguradong magfe-fail. Okay, ano ba yung fail? Cinco. Cinco sa college degree, okay? Okay, kung high school ka, 70 ang grade mo, bagsak. Okay? Amen. So napakaliga. So, do you believe God makes plan and He... sino po naniniwala na may plan, na gumawa po ng plano ang Diyos? Yeah. Lahat po, marunong po magplano ang Diyos. Amen? And He has a good plan po. At nakakatuwa po, meron po siyang magandang plano sa buhay po ninyo. So, sabi po sa Jeremiah 29:11, kabisado na po natin siguro ito. Ano po? Yung po sa atin, sabi ito, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Alam niyo po, that is one of my favorite verse po. Okay, kaya nga po kabisado po yan. Bakit po? Kasi po, hindi po nagkamali ang Diyos sa kanya pong pagpaplano. Tandaan niyo po, ang plano po niya ay ikaw ay prosper.
pagpalain, to prosper you, pagyamanin ang iyong buhay, is not only in the terms of money, but also in the terms of peace. Di po ba? Terms of joy. Di po ba? Meron kang kagalakan, meron kang kalakasan, di po ba? Meron kang dami mong kapatiran na naririto, na nagmamahal sa'yo, na todo-todo, na mamaya pakakainin ka uli. Okay? Kahit na medyo busog ka pa. Okay? So plans to prosper you and not to harm you. Ayaw ng Diyos, sasaktan ka. Okay? Di po ba? And then, plan to give you a hope and a future. Kaya habang po tayo nasa sa Panginoon, tayo po'y palagi pong merong pag-asa at siguradong-siguradong maganda ang kinabukasan mo pagka ikaw ay na kay Kristo. Amen? So, kaya napakahalaga, ano po? Pero kayahin po natin siya ng pagpaplano. Kaya hindi pa huli ang lahat. Okay? Kaya magplano na tayo. Sabi mo sa akin, magplano na tayo. Okay? Anong gagawin mo? Paano po mo magplano? Nasaan ba ako ngayon? Okay? At saan ako papunta? At ano ang kakailanganin ko pagpunta ko doon? Okay? That is how we make plans. Nasaan ba tayo ngayon? Ay, ang buhay ko, eto lang. Malungkot. Hindi ko pa nakikita. si Prince Charming. Okay? Hindi mo ba, eto, wala pang ipon. Hindi mo ba, minsan, yung ano po natin, nasa tayo ngayon. Hindi mo ba, at saan mo gustong pumunta? Gusto mo ng buhay na masaya? Magsimula ka ngayon. Pasayahin mo ang Panginoon. Gusto mo ng buhay na pinagpala? Pagpalain mo ang Panginoon. At palagi panalangin na, Panginoon, nais ko na maging pagpapala sa maraming pang mga tao. Amen? Gusto mong maging matatag? Gusto mong that one day ay hindi ka naman problema sa pera? Okay? So, ibig sabihin, sundin po natin ang pinagutos ng Panginoon. At saka, at the same time, huwag kang gasta ng gasta. Diba? Tuwing katapusan ka lang nakakaisip, mag-ipon pagka wala ka ng pera. Amen? Okay? So, napakahalaga that we should make some plans. So, sabay-sabay po natin basahin ulit. I will make plans because God tells me to make plans. Okay? Alam niyo po, commandment po ng Panginoon na tayo po yung mag-plan. No? Sabi po sa Proverbs 4:26, mark out a straight path for your feet. Stay on the safe path. So, ibig sabihin nun, gumawa ka ng dadaanan mo. Okay? Magplano ka sa buhay mo. Okay? And then, ikatla po, I will make plans to maximize my potential. Alam niyo po ba na napakarami po ninyong giftings na idiniposito ng Panginoon sa inyo pong buhay? Okay? At ang nais ng Panginoon, yun lang po ay madidiscover po natin pagka tayo po ay patuloy na nagpapagamit po sa Kanya, we continue to make plans. Patuloy po natin ginagamit ng maayos ang ating pong mga oras. Okay? So napakahalaga ano po that we should make plans to maximize our potentials. So watch your step. Sabi ito sa Message Bible, watch your step. Tingnan mo ang iyong mga hakbang. Okay? Use your, sabi mo sa akin mo, use your head. Okay. Make the most of every chance you get. These are desperate times. Okay? Hindi po ito yung panahon na kung saan kinakailangan magpabanjing-banjing po tayo. Kinakailangan we should watch, batayan po natin ang ating pong mga pang-araw-araw na ginagawa. And then, don't live carelessly. Huwag kang magpabaya. Okay? Na parang wala ng bukas. Okay? Anyway, kukunin din naman ako ni Lord. Okay na yan. Okay? Don't live carelessly. Okay? Di ba? Kung mag-control po tayo sa ating pong galit, mag-control po tayo sa ating pong kinakain, mag-control ka sa Facebook. Okay? Don't live carelessly, unthinkingly. Yung hindi ka na nag-iisip. Make sure you understand what the Master wants. Dapat alam po natin kung ano po yung gusto ng Panginoon sa ating pong buhay. Bakit? Kasi kung di na po natin alam, talagang maliligaw po tayo. Magugulat na lang tayo, bakit ba ako naririto? Amen? Kasi hindi po natin narinig ang tinig ng ating po Panginoon. Alam niyo po, there is a story sa Nehemiah, ano po? As we studied the book of Nehemiah, kasi po, yun po yung libro na kung saan nagkaroon po na matindi pong pagbabago sa aklat po ng Nehemiah. Kaya tayo po, kung alam po natin, kaya huwag po tayo praise God, nalaglag. Okay.
So number one po, ano po ba yung dahilan para po tayong magkaroon po ng pagbabago? Sa pagpaplano po natin, pray and ask for God's favor. Okay, manalangin po tayo, tingin po natin ang pabor ng Diyos. Masama po bang humingi ng pabor sa Diyos? Hindi. Tama? So napakahalaga that we should always be asking the favor from God. Kaya po si Nehemiah, sabi niya, "Oh Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of us who delight in honoring you." So kaninong panalangin ang dinidinig po ng Panginoon? Those who are honoring Him. Yung nagbibigay po pitagan sa Kanya, tulad po ng ating pong awiting kanina, karangalan. And then sabi nito, "Please grant me success today by making the king favorable to me, put it into his heart to be kind to me." Okay? Alam niyo po, sa Book of Proverbs, I think, ano po, ang puso raw ng bawat hari ay nasa ano pa rin ng ating po Panginoon. Okay? Kaya pagka tayo po inanalangin, ay siguradong, masama po ba manalangin ng katagumpayan? Hello? Hindi. Okay, bakit? Because God wants you to succeed in life. God wants you to prosper in life. God wants you to be healthy. Nais ng Panginoon na meron kang magandang kinabukasan na marating. Tulad ng binasa po natin kanina kay Jeremiah. Okay, si Jeremiah 29. So pray for success. Si Abraham, yung alalay po ni Abraham, di po ba? Dahil meron na po siyang anak na si Isaac. At ano po sabi po na, sige, humanap ka ng ano, ayoko nung mga babaeng naririto. Humanap ka ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Okay? So during that time, wala naman po kayong guide, ano po? Basta kung north, south, east, west. Okay? So doon ka lang pumunta. And then, siya po'y nanalangin. Just imagine, sa gitna ng desierto, siya'y nanalangin at dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin at siya po'y nagtagumpay sa paghahanap ng asawa para kay Isaac. Amen? So ganoon din si Jabez. Okay? Nanalangin po siya na, "Lord, that you would bless me and enlarge my territory." Okay? Nanalangin po siya na pagpalain siya ng ating po Panginoon. Amen? Sino ba ang gusto niyong manalangin para sa inyo ng pagpapala? Si pastor pa ba? I can. Pero mas maganda yung araw-araw, yung nakikita mo sa salamin, yun ang manalangin para sa iyo. Amen? Nakikita niyo po ba kung sino yung nasa salamin araw-araw pag gising ninyo? Yung medyo kapikit ka pa ng konti? Amen? So yun dapat, ang hayaan ninyo na manalangin para sa inyo. Okay? So pray for success, pray for favor. Okay? Kaya po napakahalaga, ano po, that we should always be praying. Okay? Kaya pumunta. Sabi mo sa tayo, pumunta ka naman ng hope. Kanina, dalawa lang kami ni Dave. Okay? Amen? So, okay. So, napakahalaga na po. So, that we should always be praying. Kaya po sa James 1:5, sabi dito, if you lack wisdom, ask God. Pray for God. Magkaroon po tayo ng karunungan. So, what is wisdom? Wisdom is applied knowledge. Ang dami na po nating knowledge. Nag-uumapaw nga yung knowledge po natin eh. Tama? Minsan yung di mo kakilala, kakilala mo na siya. Dahil sa sobrang knowledge mo. Okay? Sa sobrang pagbabrowse mo sa Facebook. Okay? Hindi po ba? So, ngayon po, ano pong gagawin po natin? We should wait for an opportunity. Huwag po natin sayangin ang oras. We should be preparing at all times para po sa mga opportunity. Kasi po ang opportunity, minsan dumarating yan, nawawala rin. Kaya kung hindi ka handa sa opportunity, maaaring mawala rin kagad. Kaya po, wait and be ready. Okay? Keep on preparing yourself. Para pagka dumating yun, ready ka na. Kasi si Nehemiah sabi niya, 4 months later, nung lumapit po siya sa hari, 4 months later pa, when King Artaxerxes was dining, I took the wine to him. Okay? So, 4 months later. So kayo po, one day po, you will become a leader. At as a leader, dapat po marunong po tayong maghintay. As a leader, dapat po mayroon po tayong oras ng pag-iisip. Kaya hindi lang po basta isip ng ano, kundi serious na pag-iisip. Para malaman po natin kung saan po tayo tutungo. Saan ba ang buhay ko after 1 year or after 2 years? Okay? So napakahalaga that we should know
our destination. Kaya, we must spend time to think, okay? Serious thinking. Okay. Sabi mo nga sa tayo mo, marunong ka nang mag-isip? Ba't parang natatawa kayo? Ba't parang... Okay? Okay. Kasi ba, a wise man thinks ahead, a fool doesn't, and even brags about it. Hindi po ba? Merong iba, hindi na nga siya nag-isip. Ay, naku, hirap-hirap mag-isip. Ikaw na lang mag-isip niyan. Hindi po ba? Kasi po, hindi po talaga madali mag-isip. Okay? Kaya a fool doesn't and even brags. Pinagmamalaki pa niya. Okay? Kaya, hindi po ba ngayon, napakarami po hindi nag-iisip? Di ba? Katatapos ka ng eleksyon, gusto mag-eleksyon na naman. Hindi po ba? Tama po? So, napakahalaga that we should always take time. Reflect. Mag-reflect po tayo. Nasaan na ba ako ngayon? Ano ba yung mga pagkakamali ko noon na dapat na hindi ko nagawin? Okay. Ano yung palagi kong sinasabi na maaaring nagiging dahilan ng hindi pagkilos ng aking buhay? Saan pa napupunta ang pera ko? Ano ba yung kinakain ko? Bakit parang... Di po ba? So, we must be reflecting sa lahat po ng ating po mga ginagawa. Amen? Kaya po napakahalaga. Kaya ang buhay po natin, alam niyo ba, ang buhay mo ay hindi maghihirap dahil hindi nanalo ang kandidato mo. Okay? hindi ka na maghihirap kahit hindi nanalo. At ganun din naman, hindi rin ka naman aasenso kagad kung nanalo yung kandidato mo. Bakit? Ang pag-asenso mo ay nasa palad mo. Sa pananalangin sa Diyos. Hindi po ba? At ang ating pong sipag. Kaya huwag po natin masyadong asahan kung sino nanalo, kung sino yung natalo. Move on ka na. Okay? Okay? And then next po, ano po sa ating pong pagpulano? Don't let fear stop you. Alam niyo po, there's a myth. Ano lang po pala, alamat lang pala, na yung ostrich. Alam niyo po yung ostrich? Yung malaking ulo, na pagka natatangkot daw yun, nilulubog yung kanyang ulo sa lupa. Okay? Pero hindi naman po pala totoo yun. Okay? Kaya yun po yung kinuha kong picture. Okay? Kaya ikaw, wag mo ilubog ang ulo mo pagka ikaw ay natatakot. Okay? So, ganun din po. Okay? Yun po kasi nangyari kay Nehemiah. Sabi niya, I was serving the king, his wine. I had never before appeared sad in his presence. Alam niyo po, during that time, hindi ka po pwedeng humarap sa hari na malungkot ka. Ano kasi mangon ko kundi pugot ulo ka. Kinakailangan kahit na meron kang dinaramdam, meron kang ano matawag ito, nag-iimo-imo ka, kinakailangan pag dumaan nyo ha. Ngiti ka agad. Okay? Kundi delikado ka. Okay? Kaya po napakasabi dito, and I had never appeared before said in his presence. So the king, at ganun din po sa ating pong buhay, hindi po natin po pwede po maitago minsan yung ating pong kalungkutan. Okay? Your expression is a reflection of your emotion. Tama? Kaya yung katabi mo, hindi po maitago yung kasiyahan. Okay? Kahit na hindi nakakatawa yung aking sinasabi, nakatawa siya. Okay? Okay? Pero ingatan mo lang sarili mo, baka mangagat yan. Okay? So, you know, why are looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled. Okay? And then I was terrified. Doon niya naalala na dapat pala hindi siya sumisimangot. Dapat siya ay palagi nakangiti. Dapat siya nagpapakita ng anumang pangit sa harapan ng hari. Sabi dito, and then the next one, then I was terrified, but I replied, long live the king. Biglang bawi. Okay? How can I not be sad? So, ibig sabihin, inaano niya yung kanyang nararamdaman. Nag-open up siya. So, ganun din po sa ating pong Diyos. Huwag po tayong magtago. Mag-open up po tayo sa Diyos kung ano po yung ating pong nararamdaman. Kung may sakit ka, kung may nakasakit sa iyo, open up mo. Panginoon, nasaktan ako sa sinabi niya. Panginoon, nasaktan ako sa ginawa niya. Panginoon, nasaktan ako sa kinilos niya. So let's open up our heart unto the Lord. For the city where my ancestors are buried in is in ruins and the gates have been destroyed by fire. Okay? So sometimes po, it's okay to be afraid. Pero magtuloy-tuloy ka lang. Huwag mong ilublob yung ulo mo doon sa
lupa, pagka ikaw ay natatakot. Alam niyo po, every time that I stand here, kala niyo po ba matapang ako? No. I'm afraid. Lalo-lalo na po noon, noong mga panahon na pag tumatayo ako dito, nanginginig ang tuhod ko. Okay? Lalo-lalo na pagka nakatingin kayo sa akin. Okay? Amen? So, okay lang po yun. Because ministry is, it will make you fearful. Nakakatakot kaya pagka nasa ministry ka. Lalo na pagka nagsishare ka at kilala ka nung pinagsishareran mo. Hindi ba? Sabi, whoo! Niwala ako sa'yo. Hindi mo ba? So sometimes it's just okay to be afraid. Okay lang po yan. Dahil lahat naman po tayo, meron natatakot. Pero hindi po okay na tayo po ay magpadala sa ating pong takot. Okay? So what did Nehemiah do? Ano po ba yung mga ginawa po niya? He admitted his feelings. Unang-una. And then he tell God what he feels. Sinabi niya po sa Panginoon ang kanya pong nararamdaman. Kaya kayo, huwag kayong maarte. Huwag ka na kayong pakiyeme-kiyeme. Sabihin mo na kay Lord, hindi pala, di Lord, kaya ko to. Tama, sabihin mo kay Lord, Lord, ito ang sitwasyon ko. Kailangan ko ang tulong mo. Okay? Kasi po, I experienced that, alam niyo po, talagang, magkasano, stress na stress, devastated, ministry, finances, relation, hindi malaman kung paano patatakbuhin ang church, hindi malaman paano tatakbuhin yung school. Puno-puno po kami ng stress during that time. Kaya lang, I promise myself that every morning, palagi ko po sinasabi po ito sa inyo, kasi po, it's really persistent prayer. Yun lamang po yung makapagtatawid sa inyo doon po sa inyo pong mga pinagdaraanan. Kung wala man, kung meron man, persistent prayer. Isulat po ninyo kung ano yung gusto ninyo mangyari. And then, every morning, maggawa kayo ng covenant kay Lord. Lord, every 5 o'clock in the morning, ako'y gigising para ipanalangin ito. Kahit paulit-ulit. Okay? So, meron po kayo assignment. Ano yung gusto ninyo sa inyo po buhay? Hindi pa nangyayari. Isulat ninyo. Then, ipanalangin ninyo araw-araw. Okay? Sabi sa katabi mo, gagawin ko yan. Okay? So alam niyo po ba, admitting your feeling is the beginning of healing? Pag in-admit mo na, Panginoon, nasaktan ako. And then, that's the time that you will only be healed. Okay? Parang doktor yan eh. Kung may, punta ka sa doktor, hindi mo inaamin yung sakit mo. Saan ba yung masakit sa iyo? Hindi, wala, dok. Gusto ko lang kayong makita eh. Hindi mo ba? So, ngayon, nakita mo na ako. Malis ka na, umuwi ka na. Marami pa ako pasyente. Tama? So, dapat we should be open. Mag-open po tayo sa ating po, Panginoon. Hindi po ba yung bulag? Tinanong ni Lord, di ba? Ano bang gusto mo? Eh, alam niya na nga, bulag. Di ba, Lord, obvious, mabulag na nga ako eh. Siyempre gusto ko makakita, hindi po ba? Pero tinatanong pa rin ni Lord kasi the Lord wants us to be specific. Baka naman kasi gusto lang niya ng limos. Tama? So gusto niya, kaya tayo po ay maging specific sa atin po, panalalang sa ating Panginoon. And then the king asked, well, how can I help you? Pagka meron na po lumapit sa inyo at nagsasabi na, bibigyan kita ng lupa, tanggapin mo na may pasasalamat. Okay, wag mo na sabihin, hindi, kinakailangan. Ako ang bibili ng sarili kong lupa. Amen. Binigay na, so accept it with thanksgiving. Na, alam niyo po ba, pagka ginawa niyo po yun, hinahayaan niyo siya na mabless din ng Panginoon. Kasi binibless ka niya eh. Amen? So, tanggapin nyo yung pasasalamat. And then, tanong nyo, meron pa ba? Okay? Amen? So, well, how can I help you? And then, sabi nakakatawa po talaga si Nehemiah. Sabi po niya, bago po niya sagutin ang hari, sa ibang version po, he prayed first. Nanalangin muna siya.
Kasi sa ating po mga desisyon, dapat po uunahin po muna natin tayo palagi ay manalangin bago po tayo magdesisyon. Hindi yung pagkatapos na ng desisyon natin at nagkandaloko-loko na yung ating buhay, tsaka ka pa lamang mananalangin. Okay? Unahin muna natin. Okay? So, Nehemiah always plan to pray before any decision. Kaya huwag kang magpapadalos-dalos sa mga decision. Ask God first. Okay? Unahin muna natin siya. Then I replied, if it please the king, and if you are pleased with me, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried. Okay? Alam niyo po, kung may project ka para kay Lord, siguradong hahanap siya ng paraan, gagawa siya ng paraan para madaanan ng kailangan mo sa iyong buhay. Amen? Kaya po nakakatuwa po talaga pagka tayo pinagsisilbi sa Panginoon at meron kang mga project para sa Panginoon, meron kang ministry, ay naku, sigurado magugulat ka sa mga blessings na darating sa iyong buhay. And then let God and people know about your vision. Huwag yung para lang nasa isip mo lang palagi. Let them know your vision. Pakita mo kung ano yung vision mo sa buhay. Pakita mo kay Lord, okay? Huwag na ninyo intindihin kung ano yung sasabihin ng tao. Uy, yabang naman ito. Di ba? Kay Lord galing yun eh. Okay? And then, kaya kahit na minsan pagtawanan ka, sabihin mo lang. Okay? So when God give you a vision, ang kasunod po nun, provision. Okay? Ngayon kung wala kang vision, wala kang provision. Kaya po, it's very, very important for us to think ahead of time na tayo po ay matutong magplano. And then the king, when the queen sitting alongside him, said, how long will your work take and when would you expect for return? Ibig sabihin, kailan ka uli magtatrabaho? Okay. Ang dami mo ng sick leave. Kailan ka uli magtatrabaho? And then I gave him a time. The king gave his approval to send me. So sa ating paggawa po ng plano, we have to set a deadline. Kinakailangan may deadline ka. Hindi yung forever. Okay. Hey, tsaka na yan, marami pang panahon. Diba? No deadline, no approval. Alam niyo po dito sa Macau, magugulat kayo bakit natatapos po yung daanan, yung kalye, yung kanila po mga hinuhukay-hukay on time, pati yung mga buildings. Kasi po, pag hindi po sila nakatapos ng deadline, sila po ay magmumulta ng malaki. Kaya po, madaling natatapos yung mga project dito. Hindi po tulad sa atin. Okay. Panahon ni Marcos, namatay na ngayon Marcos na naman, hindi pa tapos. Okay? So napakahalaga na po. And why? Alam niyo po, a goal and a plans without a deadline will reach a dead end. Hanggang sa mawala na, okay na, ayahan mo na nga. Hindi natapos eh. Okay? Tapos gagawa ka naman ng bagong project. Okay? Nagplano kang mag-shawarma. Natapos, shawa na ang tao. Okay? And then I said, if it please the king, provide me with letters to the governors across the Euphrates that have authorized my travel through to Judah. Alam niyo po, during those times, ang letters, ito po yung permit to travel, parang yung visa. And it's around, I think it's ilang milya po yun, magmula sa Israel hanggang Iraq, ganun po kalayo yung kanilang ano. And then, always remember, mga kapatid, sensible people will see trouble coming and avoid it. Okay? Kung nakikita po natin na meron pong mga dangers, dapat po iiwasan po natin. But an unthinking person, naririto na naman yung hindi nag-iisip, an unthinking person will walk right into it and regret it later. Sabihin, sige-sige, ari-ariya. Sige, tuloy lang. Then after that, tsaka na tayo magsisisi. Paghuli na ang lahat. Kaya po napakahalaga that we should make plans bago pa po ito mangyari. So what did Nehemiah did? Alam niyo po, ano po yung kanya pong ginawa sa kanya pong pagpaplano? Una-una sa lahat, i-pray and ask for God's favor. Okay, huwag po kayo mahingiya.
humingi ng pabor sa ating po Diyos. God is a God of favor. He is our Father. He is the Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Okay? So wait for an opportunity. Habang naghihintay po tayo sa oportunidad, eh mag-prepare po tayo. Okay? Ano pong pagpe-preparehan natin? Halimbawa po, kung meron po tayong oras, we have to prepare to be stronger, to be wiser, to be better. Yun po yung ating pong pagpe-prepare. Then, prepare an answer for the king's question. Dapat po meron po tayong palaging isasagot sa mga tao about our faith. And then, he admitted that he was afraid. Tinanggap po niya na siya po yung takot. Siguro, hindi po tayo admitin po natin kung ano po yung ating pong kahinaan. Emotionally, alam naman Lord na marami po tayo mga kahinaan. And then, he told his vision to the king. Sinabi po niya yung vision po sa king. And then, hiningi po niya ang kanya pong kailangan sa hari. Di po ba? Kaya wag na po tayo magpakeme-keme. Kung meron po tayong kailangan, bigyan na natin lahat kay Lord. Hingin na natin lahat kay Lord yung lahat-lahat ng ating po kailangan. Because God is an unlimited God. Di po ba? So very, very important. And then, also an order to Asaph, keeper of the king's forest, to supply me with timber for the beams of the temple fortress and the wall of the city and the house where I'll be living. Kahit na yung kanyang tirahan, ni-request niya na kay King Artaxerxes. So number 7 po is trust God. Pagtiwalaan po natin ang ating pong Diyos na ibibigay niya lahat ng ating pong mga pangangailangan. And then Nehemiah said, "The generous hand of my God was with me in this and the king gave them to me." So ano po yung kailangan po ninyo? God will give it to you. Amen. At the end, he did not say that he is a good planner. Hindi po niya sinabi na, ay, galing-galing ko talaga. Kasi nagplano ako. Step by step, nagplano ako. Galing ko maghingi. I'm a good communicator. Hindi po niya sinabi, napakagaling po niya. But what he says, God is good. Sinabi po niya na ang Diyos ay mabuti. Amen. So, ilang po sa atin dito, you believe that God wants you to have a good future. God wants you to have a better future. Amen? Sige po, tayo po natin tumayo. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you, Lord God, for reminding us that in you, Lord God, we have a better future. And Lord, help us, empower us to build a better future na alam namin, Panginoon, na nais mo na makamit ng bawat sapo sa amin. Hallelujah.